para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang. Subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Tunghayan natin ang mga kwento ng lason, kawirduhan at kalembang na may kanya-kanyang aral. Natutunan ni CJ ang matakot. Si George naman ay ang huwag kumain basta-basta sa mga nakakasalamuhang estranghero. At kay Mercy ang pinakamakabuluhan, ang hindi pagtalikod sa Diyos kahit kailan. Bakit kaya ganito ang kanilang mga nakuhang leksyon? Alamin natin yan dito sa Sitio Bangungot. Kalembang ng Pare. Sa buong buhay ko, taong 1986 ang pinakahindi ko malilimutang taon nang makasaksi ako ng bagay na nag-iwan ng matinding trauma sa akin. Ito rin ang naging dahilan kung bakit ganito ang naging takbo ng buhay ko ngayon. Sir Jupiter, magandang araw po. Ngayon ko lamang po ito'y kikwento sa iba bukod sa pamilya ko. Kaya hanggat maaari, hinihiling ko pong irespeto ninyo ang aking pagkakakilanlan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mercy. Nasa 50 years old na po ako ngayon. Walang asawa at walang anak. Naglilingkod po ako sa simbahan na ginagawa ko na mula pagkabata. Laki po ako sa relihiyosong pamilya, tipong sinusunod ang lahat ng nakasulat sa aral. Marami rin po kaming paniniwala tuwing may mga araw na may kinalaman sa Panginoon. Gaya po ng Mahal na Araw, dahil po kami ay tiga Pampanga, talagang naging tradisyon na ito sa amin. Ang mamanata at magsisi tuwing Semana Santa. Buong panahon ay nilalaan namin sa pabasa, pagdadasal, pagpuprosisyon at marami pang iba. Siya nga pala, hindi po ako umalis ng Pampanga. Ang simbahang pinaglingkuran ko noong kabataan ko pa ay sa paring pinagsisilbihan ko ngayon. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng simbahan bilang proteksyon dito. Pero para po sa inyong kaalaman, malaki ang simbahan. Isa ito sa mga simbahang itinayo noon pang panahon ng Kastila. Gawa ito sa mga bricks at kahit may kalumaan, matibay pa rin. Maraming ilaw at talagang maliwanag sa gabi. Meron ding malaking imahin ni Kristo sa may altar at sa bandang gilid naman sa itaas ay naroon ang pagkalaki-laking kampana. At kapag kumalembang ito, dinig sa buong kabayanan namin. Minsan ito na rin ang panggising sa akin noon tuwing papasok sa eskwela. Dati kung wala sa eskwela, nasa simbahan ako. Ngayon kung wala sa bahay, nasa simbahan ako. Tila ba naging routine na po iyan ng buhay ko? At nagsimula talaga ito nung maging deboto ng Saint Dimphna ang mga magulang ko. Ito po ay dahil sa akin. Lumaki po ako na medyo may problema sa pag-iisip. Lagi akong sumusunod sa kung sino-sino. Nerbyoso din po ako noon at mabilis magbago ang pakiramdam. Madali po akong mauto at mahumaling sa mga bagay-bagay. Mahilig din po akong mag-imagine at mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko na po maalala pa ang mismong tawag sa kalagayan ko, pero ito po ang naging dahilan para mawala ako. Taong 1980 noon, 12 anyos pa lang ako.
Hindi pa ako masyadong aktibo sa simbahan pero nagsisimba naman po kami tuwing Linggo ng pamilya ko. Linggo po iyon ng palaspas simula ng Holy Week. Marami pong tao sa simbahan at pagkatapos ng misa ay nanood pa kami ng mga palabas sa parke. May mga bata puroong kumakanta ng Hosana tungkol sa pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Habang nanonood ay may nakita ako sa malayo na parang pari sa paningin ko. Parang mga lagpas 10 metro yata ang pagitan naming dalawa. Nakaitim siya na mahabang damit at may kwintas siyang krus na malaki, napabaliktad. Kapansin-pansin yun, ang hindi ko maintindihan, para bang nagmamasid lang siya kung saan-saan. Hindi po siya nanonood sa palabas. Tinitigan ko po ang matandang lalaki. Sa mura kong isipan ay tila ba gusto kong malaman kung sino siya. Hanggang sa mapatingin siya sa akin at may bigla siyang hinugot mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kampana. Yung parang pangsorbetes pero mas maliit pa ron. Pansin ko pong kumikinang yun kahit na medyo malayo siya sa akin. Maya-maya pa narinig ko ang malakas na kalembang sa kabila ng malakas na pag-awit ng mga batang nagtatanghal. Pansin ko rin ako lang ang nakaririnig noon at tama nga akong mula iyon sa matandang lalaking tinitigan ko. Kasabay ng pagkalembang niya sa maliit na kampana ay siya rin pagkaway niya sa akin na kumbaga pinapalapit niya ako sa kanya. Noon po hindi ko rin alam kung bakit tila ba may magnetismong naghila sa akin para pumunta sa kanya. Ramdam kong malaki ang epekto ng kalembang na talagang malakas, kaya wala sa loob akong lumapit. Kumalas po ako sa pagkakahawak ng nanay ko at hindi niya ito napansin dahil abala siyang manood ng Hosana. Pumunta ako sa inakala kong pari at tinanong kung sino siya. Tandang-tanda ko pa po nang marinig kong sinabi niyang siya ay ang Diyos. At dahil bata po ako noon, nahumaling ako at tila ba naniwala ako sa sinabi niya. Inaya niya ako na sumama sa kanya at maya-maya pa, nawala na si nanay sa paningin ko. Kaso hindi ko po alam noon kung bakit parang wala akong pakialam. Basta po sunod lang ako ng sunod sa pari. At nakarating kami sa lugar na malayo na sa may simbahan. Liblib. Naroon nagtitipon rin ang mga nakaputing damit na mahahaba. May takip ang kanilang mukha maliban sa kanilang mga mata. Nang kalimbangin po ng kasama kong matanda ang kanyang kampana, bigla naman pong nagsiluhuran ang mga nakaputi. Noon po ay wala akong naiintindihan sa nangyari, pero namangha ako na lumuhod sa kanya yung mga tao. Kaya talagang nakumbinsin ito ang mura kong isip na siya ay ang Diyos. Hanggang sa pati ako ay gumaya sa kanilang ginagawa. Para silang nagri-ritual at hindi ko pumaintindihan ng kanilang sinasabi. At sa pagkalembang po ulit ng kampana, hindi ko na namalayang nakatulog ako. Nagising ako nang maramdaman ko ang haplos ni nanay. Kitang-kita ko kung paanong naluluha siya nang makita ako. Bakit raw ako mag-isa sa liblib na lugar na yun? Sabi ko kay nanay noon, may mga kasama ako doon, pero paglingon ko sa paligid, wala na nga akong kasama. Dinala lang po ako ni nanay sa bahay at sinabi nilang isang gabi raw akong nawala. Bigla nga raw akong naglaho nung nanonood ng Hosana at hinanap nila ako buong araw. At nung wala pa rin ako sa bahay, todo iyak na si nanay. Hanggang sa makatulog na lang siya. Sinatatay na lang daw po ang nagpatuloy na maghanap sa akin.
ang nakamamangha dito, panaginip ni nanay ang nagturo kung nasaan ako. Nung oras na napapikit siya, may nagpakita raw sa kanyang isang babae. May daladalang libro. May nakapulupot raw na bulaklak sa leeg nito at may takip rin na tela sa ulo. Hindi raw po ito nagsasalita pero sinundan pa rin ni nanay dahil naakit daw siya dito. Sabi rin ni nanay dumaan sila sa may simbahan saglit at nagtungo rin sa isang liblib na lugar. Doon daw po ay biglang nawala ang babae at nakita na lang niya akong nakahandusay doon. Nagising na po siya noon at dali-dali akong hinanap. Noon po ay hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ngunit hindi rin po naalis sa isip ko ang matandang lalaki. Ganun rin po ang nagpakitang babae kay nanay. Ilang araw pa pagkatapos noon, nalaman ni nanay na si Saint Divna ang nagpakita sa kanya. Isang santa para sa kaginhawaan ng pag-iisip. Siguro raw po ay nais akong protektahan ng santa at simula po noon ay naging deboto na kami. Kahit na hindi naman siya ang patron ng simbahang aming pinaglilingkuran, ipinagdadasal pa rin po namin si Saint Divna doon. Binilhan pa ako ni nanay ng maliit na bulaklak na hango sa disenyo ng bulaklak na nakapulupot kay Saint Divna. Gawa ito sa metal. Pinabasbasan pa namin ito para magsilbi raw proteksyon sa akin. At doon na rin po nawala sa isip ko ang inakala kong pare. 12 anyos po ako nagsimulang magserbisyo sa Panginoon. Simula sa pagiging choir member. Mas naging maayos rin po ang kaisipan ko nung mga panahong yun. Ngunit sa pagpasok ng March 1986, tila ba bumalik ang alaala ng pari na nakita ko nung 12 anyos pa lang ako. May nakita kasi akong isang babae, wari ko ay kaedad ko lamang noon. Kulang-kulang 20 metro ang layo namin sa isa't isa. Galing akong simbahan noon at napansin ko agad ang pagtitig niya sa akin, sabay may narinig akong malakas na kalembang na nagmula pala sa kanya. Pumintig ang tenga ko noon at hindi ako nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Para bang inaakit niya talaga ako, kaya ang una kong tanong agad paglapit ko ay kung bakit niya ako tinatawag. Sabi niya naman ay oras na para sumali ako sa grupo niya. Wala po akong kaalam-alam noon sa sinabi niya, pero sumama po ako sa kanya. Weirdo ang babae, habang naglalakad kami ay kinakalembang niya ang kampanang daladala. Kinakausap niya po ako at tila ba pinaliliwanagan tungkol sa pupuntahan namin. Grupo raw yun ng mga taong naniniwala sa kakaibang Diyos. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ng kanilang leader at ang grupo. Dahil po baka po balikan nila ako ngayon kapag nalaman nila kung sino ang nagpadala nito. Ang Diyos raw po nila ang magdadala sa kanila sa isang paraiso. Lahat daw ng ibang taong hindi nila kasapi ay susunugin dito daw sa mundo. Noon po kahit 18 anyos na ako, tila na humaling pa rin ako sa sinabi niya. Naniwala po ako sa mga himalang ikinikwento niya. Sabi pa niya naiintindihan naman daw niya ako. Noong unang beses pa raw kasi siyang sumali, gulong-gulo pa siya sa nangyayari. Gusto niyang umiyak at kumawala sa grupo. Ngunit nang lapitan daw po siya ng Diyos na kasama nila mismo, parang nahimasmasan daw siya at mas naintindihan ang hangarin ng kultong yon. Natuto rin daw siyang kumain ng hilaw na karne, yung mismong pinapatay gamit ang kagat.
Bahagi daw po iyon ng ritual at ang ipinagmalaki pa nga niya sa akin, una raw niyang kinain na isang musang. Sa hindi po nakakaalam, ito po yung parang mga ligaw na pusa sa gubat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po talaga alam kung bakit tuwang-tuwa ako noon sa mga sinasabi niya. Parang lahat ng binabanggit niya sa akin ay pawang mga musika sa pandinig ko. Kasabay pa po nito ang kalembang ng kampana. Marami pa siyang ikinwento na talaga rin namang naranasan ko nang isali niya ako sa grupo. Dumating po kami sa liblib na lugar na pamilyar po dahil nanggaling na nga ako ron nung bata ako. Binigyan niya ako ng puting mahabang damit at itinapon niya po ang bracelet kong suot. Sa pamamalagi ko po ron ay hindi ko napansing wala na pala ang pulseras kong yon. Nakita ko rin ang pari doon na nagsama sa akin doon dati. Nakaitim siya at siya lang ang bukod tanging nakaitim. Ibinigay po ng babaeng kasama ko ang kampana niya doon sa pari. At nang kalembangin po ito ng lalaki, sabay-sabay silang lumuhod. Bagay na ginawa ko rin. Nakatakip po ang mga mukha namin at tanging mata lamang ang kita. Doon ay nagsimula na ang ritual at ako pa ang nasa gitna. Para po bang wini-welcome nila ako? Nakaharap po ako sa kanilang lahat habang nakaluhod at kita ko po kung paanong lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Ngayong naaalala ko pa rin yun, kinikilabutan ko. Pero nun po, iba ang pakiramdam ko. Para akong nagayuma na ewan. Pagkatapos po nun, normal naman akong nakauwi. Pero pansin po ni nanay ang pagbabago sa akin. Simula noon, hindi na ako pumupunta sa simbahan. Kapag lalabas ng bahay, lagi kong naririnig ang kalembang. At dali-dali akong pumupunta sa liblib na lugar. Ganun rin kapag nasa school ako, kapag narinig ko ang kalembang, tila ba nababatubalani ako nito at iniiwan ko ang klase. Isang linggo pong ganun ang ginagawa ko, para akong wala sa sarili. Hindi ko na rin po makausap ng maayos si nanay hanggang sa hindi na ako umuwi. Sa mga panahong iyon po, tinangka akong hanapin ni nanay pero hindi nila ako nakita. Tuluyan po akong nahumaling sa kulto. Umabot sa punto na kumain ako ng hilaw na karne. Pinatay ko po ang manok gamit ang aking mga ngipin. Sa ganitong proseso po ay mata naman namin ng tinatakpan. Kinakapalang namin ang mga hayop at sabay-sabay na kumakain. Rinig ko po noon kung paanong nagsisiiyakan ng mga ibon pero sige lang po kami sa pagmuya. Nagsisigawan pa kami na parang nakatikim ng masarap na pagkain. Aaminin ko pong noon parang hindi ko pinapansin ang lasa, ngunit kapag naiisip ko ngayon, hindi ko maiwasang maduwal dahil sa pinasok ko. Ang masama rin po rito, grabe ang parusa sa kulto na yon. Ang sino mang sumuway sa utos ay pinapapunta sa unahan, pinipiringan tapos nilulunod sa balon. Sa maniwala po kayo't sa hindi, naranasan ko yon nung isang beses na nahuli nila akong sumilip habang kami ay nagsisipagkainan. Hindi ko po kasi sinasadyang makalas ang piring sa mata ko at nakita ko ang itsura ng lahat. Puro dugo ang aming mga bibig at kita ko rin kung paano silang lahat ay tuwang-tuwa at nakangiti pa. Nilunod po ako noon ngunit hindi ko maintindihan kung bakit parang wala akong kibo noon. Pinayagan ko lang ito at bumalik ako sa pagkain ulit. Hindi pa rin ako natagpuan ni nanay noon.
At isang beses po, sinamahan kong lumabas ang babaeng nang engganyo sa aking sumali. Palaspasan na noon dahil nakita ko ang mga taong may mga dalang palaspas. Ibig sabihin magsisimula na ang mahal na araw. Saglit lang po kami noon dahil may sinundo kaming isang lalaki na kasing edad ko lang rin. Manghang-mangha ako noon kung paanong rinig niya ang kinalembang kong kampana kahit malayo siya sa amin. At sa pagbalik po namin sa liblib na lugar, maraming tao ang naroon. May ilang nakaitim na pare at maraming nakaputing damit. Nagsuot na rin po kami ng mga kasama ko ng mga damit na puti. At maya-maya ay dumating ang isang nakakulay ube na mahabang damit. May pandong siyang bilog na korona sa ulo. May maskara siya sa mukha, pero kita ko ang bibig at mata nito. Maitim ang kanyang labi at puti lamang ang makikita sa kanyang mukha. Binulungan ako ng babae na yun raw ang Diyos. At sa tabi po niya ay may malaking kampana. Nang kalembangin niya yun, sabay-sabay kaming lumuhod at ilang saglit pa ay nawalan rin ng malay. Wala akong maalala sa nangyari. Pero lagi akong nang paunti-unti, bagamat nawawalan din ulit ng malay. Hindi ko po nakitang nagsalita ang sinasabing Diyos, pero may isang beses na tumitig ito sa akin na sa isip ko ngayon ay talagang nakakatakot. Hindi ko po agad napansin ang kakaiba sa kulto. Nakisabay lang ako sa sama-samang pagkain ng hilaw at pagriritual. Lagi rin po akong nawawalan ng malay sa oras na kalembangin ng pinaniniwala ang Diyos ang malaking kampana. Hanggang sa dumating ang isang araw, palagay ko ay Biyernes Santo na dahil ikalimang araw yun mula nang kami ay lumabas. Kinalembang po ulit ang kampana at sabay-sabay kaming nawalan ulit ng malay. Ngunit napalhod ako sa isang metal. Ito ang nagpagising sa akin. Ngunit umakto po akong walang malay para hindi ako maparusahan at malunod. Kinapa ko ang metal at yun po ay ang bracelet na binigay ni nanay. Yung hango kay St. Dimphna na itinapon nga ng babae. Sa oras po na iyon ay bahagya akong dumilat at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nakita ko ang mukha ng sinasabi nilang Diyos. Mukha itong demonyo at dun ako nakaramdam ng takot. Butas ang kanyang ilong, mabalahibo ang balat, pero wala po itong sungay. Maitim ang palibot ng kanyang mata at matatanas din ang kuko. Sinasaluhan po siya ng mga paring nakaitim at kumakain sila ng ilan sa mga miyembro namin. Ibig kong sabihin, ang mismong mga kamiyembro namin ang kinakain nila. Kasabay po ito ng pagriritual nila na parabang sinasabing alay nila yun. Sabay-sabay nilang ninunguya ang lamang loob ng mga miyembro. Tiniis ko po nung hindi sumigaw sa takot, pero takang-taka ako noon kung bakit ako napapunta ron. Para akong bumalik sa aking tunay na sarili at ang nasa isip ko lamang ay ang umuwi at makalayo sa kulto. Nagkalat po ang dugo noon sa kinakain nilang nakabagsak na puno at hindi ko na rin napigilang umiyak dahil sa sobrang takot. Ngunit hindi pa rin ako nagpahalata. Pinilit kong magising ngunit nakatulog pa rin ako. At sa paggising ko po, bahagya na akong nagbago ng pwesto. Plinano ko po ang aking pagtakas, subalit nakikisabay pa rin ako sa kanila. Kumain pa rin ako ng hilaw at tiniis ko ang pangit na lasa.
Nakisabay rin ako sa ritual at sa pagkalembang ulit ng kampana nang kunwari akong nawalan ng malay. Pero nung oras na kumakain na sila, pansin kong ito yung lalaking sinundo namin. Hindi ko na po nagawang tulungan po siya at dahan-dahan akong gumapang na paatras. Hindi naman nila ako pinansin at nang makalayo-layo na, mabilis akong tumayo at kumaripas ng takbo. Nakita po nila ako noon at pansin kong may isang pari na humabol sa akin pero hindi po siya nakaabot. Sa wakas nakarating ako sa labas ng lugar, madilim na pero marami pa rin tao. May ipinapalabas kasing sinakulo pero hindi po ako doon dumiretso. Sa simbahan ako pumunta para mas ligtas ako habang kapit-kapit ko ang bracelet na binigay ni nanay. Nagdasal po ako sa simbahan at humingi ng tawad. Ngunit maya-maya po ay tumakbo rin ako dahil sa paring nakita ko na nakasuot ng mahabang damit na kulay ube. Inakala ko pong siya ay ang mukhang demonyo na sinasamba ng kulto. Dali-dali akong tumakbo at dumiretso na ako sa bahay. Doon po ay sinalubong ako ni nanay ng yakap at sabay po kaming umiyak at ang buong pamilya ko ay naiyak na rin sa aking pagdating. Hingal na hingal ako noon kaya pinagpahinga muna nila ako. Pero kinabukasan, inuwento ko agad lahat sa kanila ang nangyari. Subalit, noong magre-report na po sana si tatay sa pulis, pinigilan ko siya dahil alam kong babalikan kami ng kulto. Naisip ko po noon na mas mainam ng manahimik kesa ang pamilya ko ang mawala. Ngunit nang makatakas ako, hindi naging madali sa akin ang bumalik sa dati. Napuno ako ng mga halusinasyon at talagang natroma ako sa nangyari. Takot na takot akong makarinig ng kampana. Hindi po ako lumabas ng isang taon noon at tumigil rin ako sa pag-aaral. Lagi lang akong nasa kwarto dahil pakiramdam ko kapag lumalabas ay laging may nakamasid sa akin. Hindi ko rin makalimutan ang mukha ng demonyo at ng kinakain nila. Lagi kong napapanaginipang ako ang naroong pinagsasaluhan ng mga paring nakaitim. Hindi rin po mawala sa isip ko ang tunog, kaya kapag naririnig ko ang kalembang, wala po akong magawa kundi umiyak. Subalit, sadyang totoo ang Diyos. Dahil matapos ang isang taon ay unti-unti akong nanaginip tungkol kay Saint Dimphna. Pinapangaralan niya ako tungkol sa aking pag-iisip. Simula po noon, mas guminhawa ang pakiramdam ko. Nabawasan ang aking trauma at nakabalik na rin po ako sa simbahan. Sir Jupiter at sa lahat po ng manunood, sana ay may natutunan kayo sa kwento ko. Ugaliin po nating magdasal lahat at isiping hindi tayo pababayaan ng Diyos basta maniwala lamang sa Kanya. Ipagdasal rin po natin ang ibang mga santo at santa gaya ni Saint Dimphna. Kundi dahil sa Kanya, baka nasa kulto pa rin ako ngayon. Kaya talagang binabalik ko sa Diyos ang buhay ko. Pero dapat po bang ipagpaalam ko na ito sa mga otoridad para maligtas rin ang iba pang nabiktima ng kulto? Ano po kaya ang masasabi ninyo? Weirdong opisina. Good day po, Sir Jupiter. Ako po si CJ, kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa lungsod ng Maynila. Ito pong istorya ko ay nangyari noong unang trabaho ko pa lamang, taong 2015, nang matanggap ako sa isang laboratorio sa May Laguna. Madalas pong nasa field ang trabaho ko noon at malalayong lugar,
kaya palagi pong maaga ang pagpasok namin sa opisina. Kalimitan 3 a.m. pa lang ay pumapasok na kami kaya palaging wala pang tao. Si kuyang guard lang na naka-duty ang makikita mo. Ang laboratorio na pinapasukan ko ay nasa masukal na parte at may kalayuan sa mga kabahayan. Bago ka mapunta dito, kailangan mong maglakad ng isang kalyeng pakurba na walang kahit anong bahay. Simpleng isang mahabang pader sa isang side at damuhan naman sa kabilang side. Sadyang napaka-creepy ng daanan ito, lalo kapag maaga ang aming call time. Palagi akong nagdadasal muna bago ako dumaan sa kalsadang ito kasi nakakatakot talaga. Hindi lang kami takot sa posibleng hold-upper, pero siyempre, natatakot din kami kapag may biglang magpapakita. Sa kabutihang palad, wala namang nagpapakita sa akin kapag dumadaan ako dito. Hindi ko nga lang maiwasang isipin na may nakasunod sa akin kapag naglalakad doon. Pero pag nililingon ko naman, wala naman akong nakikitang kahit sino. May isang beses na may call time kami ng 4 a.m. sa office. Sa dorm na tinutuluyan ko ay kasama ko yung dalawa kong kaibigan na katrabaho ko rin, si Dave at si Win. Magkasama kami sa isang kwarto pero wala kaming CR. Bagkus ang buong dorm namin ay may nag-iisang CR na pinipilahan kapag umaga dahil madami ding maagang pumapasok. Noong araw na yon, di pa kami nakakapaligo ni Norman, anong oras na? Kaya napagkasunduan naming magdala na lang kami ng mga damit at sa office na kami maliligo. Pagdating namin, sinabihan kami ni Kuyang Guard na sa third floor na CR na kami maligo. Sobrang dilim pa sa office kaya dali-dali kaming tumakbo para makarating sa third floor. Pagdating doon, pumunta ako sa CR ng lalaki habang si Norman naman ay sa CR ng babae. Habang naliligo, may naririnig akong mga mabibigat na hakbang sa may hallway. Hindi ko yun pinansin kasi iniisip ko na baka yung mga caretaker lang yun na nakatira sa bakuran ng office. Nandun na kasi ang bahay nila kaya iniisip ko na baka pumunta doon para maglinis na. Kaya mas binilisan ko na rin para makapagsimula na silang maglinis. Nung nagbibihis na ako, biglang may kumatok sa pinto. Akala ko yung kasama kong si Norman na pinamamadali lang akong matapos. Minura ko pa nga siya at sinabi na huwag siyang magmadali. Imbis na sumagot, bigla na lang may bumato ng bola sa pinto. Rinig na rinig ko yung pagtalbog ng bola sa pinto at pagbagsak nito sa lapag. Takang-taka na ako kasi paanong magkakaroon ng bola si Norman, damit lang naman ang dala naming parehas sa bag. Sa sobrang inis ko, binuksan ko yung pinto at tumamban na walang kahit sinong tao noon. Doon na ako sinimulang kabahan at nang madaling magbihis at iniwanan ko si Norman kasi nakita ko na din na bukas na ang pinto ng CR ng girls at iniisip ko na, loko yun, gusto ata akong takutin kaya inunahan akong bumaba. Pagdating ko sa labas, nagulat ako na wala ang kasama ko. Pero maya-mayang konti ay humahangos na itong dumating at minura ako. Bakit ko ba sa iniwan sa taas? Sabi ko, baka nga ako ang iniwanan mo eh. Sagot naman niya, kakatapos lang daw niya na maligo at paglabas niya ay bukas na ang CR ng boys at wala na daw ako. Kinwento ko naman yung nangyari sa akin kaya para di na kami matakot dahil babalik pa kami sa loob, di na lang namin kinestyon kung ano ang nangyari. Isa pang pangyayari doon ay habang naghihintay kaming tumila ang ulan noong pauwi na. Tuwing Biyernes ay may service ang opisina namin na papuntang Alabang o sa Ayala para sa mga uuwi sa Maynila. Kalimitan ay di ako sumasabay sa service na to kasi madalas ginagabi na kami ng uwi kapag Friday.
Minsan naman ay may duty ako ng weekend kaya di ako umuwi ng Maynila. Noong araw na yon, wala kaming field work kaya nagsabi na ako sa driver na sasabay ako pauwi. Nung mag-uwi, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan kaya pinatila muna para maging ligtas ang pagbiyahe. Habang naghihintay, nilapitan ako ng babaeng ka-work ko na si Lynn. Mag-iisang buwan pa lang kasi ako noon na nagtatrabaho kaya iilan pa lang ang kakilala ko. Madalas daw akong nakikita ni Lynn doon at gustong makipagkilala sa amin kasi bihira nga lang kaming magstay sa office. Pinakilala niya ako sa ibang ka-work namin at inilibot sa loob ng laboratory. Pagpasok namin sa laboratory, nilapitan namin yung mga gamit doon. At namangha ako kasi science major ako kaya interesado talaga ako sa mga aparato at mga kemikal na ginagamit sa lab. Sa bandang gilid ng laboratory, may isang maliit na kwarto na may fume hood. Nandun nakalagay yung mga hydrochloric acid, sulfuric acid at iba pang mga matatapang na kemikal. May maliit na bintana yung pinto para makita mo yung nangyayari sa loob. Naglalabas kasi ito ng usok kapag ginagamit, kaya nandun yung nakalagay, rahihigupin yung usok ng fume hood. Niyaya niya akong pumasok sa loob at pumasok naman kami. Pagkapasok ko sa loob, biglang sumakit ang ulo ko at parang nahihirapan akong huminga. Nakita naman ito ni Lynn at inayana niya akong lumabas. Paglabas namin biglang nawala yung pananakit ng ulo ko at umayos ulit ang paghinga ko. Inisip ko na baka di lang ako sanay sa amoy ng mga asid kaya ganun. Pero paglingon ko sa kwarto, naaninag ko ang parang anino ng limang babae sa may bintana ng pinto. Hindi ko makita ang mga mukha nila pero alam kong nakatitig sila sa akin. Pinikit ko ang mata ko at dumilat para masiguro ang mga nakikita ko. Pero pagkadilat ko ay bigla na lang silang nawala. Doon na lumapit yung isang ka-work namin na matagal nang nagtatrabaho doon. Tawagin natin siyang si Kuya John. Tinanong niya ako kung may nakita raw ba ako. Nag-atubili pa akong ikwento nung una kasi baka hindi ako paniwalaan. Pero nagpasya ako na bahala na kung maniwala sila o hindi. Nung ikinwento ko sa kanya, sinabi niya na tugma daw yun sa mga kwento ng dati na ring mga nagtatrabaho doon. Imposible daw na alam ko na yon kasi hindi naman iyon kinikwento sa mga baguhan pa lang. At baka matakot at mag-resign daw. Sabi niya bago daw kasi maitayo yung building ng office namin, dati daw itong masukal na damuhan at nagiging tapunan daw ng mga sinasalvage kasi nga malayo sa mga kabahayan at matataas ang damo. Yung limang babaeng nakita ko daw ay ilan sa mga nagpaparamdam sa lugar na yun. Sinabihan niya ako na wag ko na lang pansinin at hayaan na lang para di na ako guluhin. Makakasanayan ko na lang daw ang mga ito. Ang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa akin sa office namin ay nangyari nung hinihintay ko ang mga kasamahan ko na umuwi. Kalimitan ay dun ako sa Laguna umuwi kapag weekdays, pero tuwing Friday ay umuwi ako ng Manila. Sumasabay din ako sa mga ka-work ko para hindi boring yung biyahe ko pauwi. 7 PM na ng gabi at may tinatapos na laboratory analysis yung mga kasamahan ko. Kaya dun muna ako sa employees' quarters naghintay. Kasama ko yung isang ka-work ko din doon na tawagin nating si Jubel. Malapit lang yung quarters sa exit at sa laboratory, kaya dun na lang namin napagpasyahang maghintay. Habang naghihintay, naisip ko na lokohin itong si Jubel kasi matatakutin siya. Sabi ko, alam mo ba na may multo dito sa office? Lalong-lalo na dito sa quarter natin.
Kinabahan siya agad at sinabihan ako na huwag ko daw siyang takutin kasi baka mahirapan daw siyang makatulog. Pero natatawa ako at sinabi kong, biro lang yun. Habang tumatawa ako, bigla akong nakaramdam ng mainit na hangin na dumampi sa likod ng tenga ko. Doon ako natigilan kasi imposibleng may mainit na hangin doon kasi naka-aircon yung kwarto. Nagtanong ako kay Jobel kung may tao ba na dumaan sa likod ko, pero wala naman daw. Naisip ko na imposible din yun kasi nakasandal ako sa pader. Nung nagtanong siya kung bakit, kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Pero bago pa ako matapos sa pagsabi, bigla akong nakarinig ng mahinang sit-sit sa bandang tenga ko. At damang-dama ko yung init ng hangin na dumampi na parabang dinikit ng kung sino man ang labi niya sa tenga ko. Doon na ako kinilabutan ng husto at patayo. Kung sino man yun, mukhang ayaw niyang ikwento ko sa kung kanino man na may kasama kami sa kwarto na hindi nakikita. Hindi ko na nakayanan at umalis na ako at nagpaalam ng mauuna. Hindi ko na hinintay yung iba kong kasama. Buti na lang yung ibang katrabaho ko na uuwi din ng Maynila ay palabas na din. Kaya sa kanila na lang ako sumabay. Hindi ko na kinuwento sa kanila kung ano ang naranasan ko at baka lalong magalit kung sino man yun. Matagal na akong wala sa opisinang yun pero hanggang ngayon, naaalala ko pa din yung mga naranasan ko na parang kahapon lang. Kapag naaalala ko yung sumitsit sa akin, tumataas pa rin ang balahibo ko sa bato. Hindi rin ako nagtagal doon sa kumpanyang yon dahil sa personal na dahilan, pero isang part na din yung katatakutan. Lason ni Ka Igmi. Magandang araw po, Sir Jupiter, sa mga tagapaginig ng Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lang po akong George, di ko tunay na pangalan. 25 years old na po ako ngayon, isang seaman. Dalawang taon na po akong nakikinig sa channel ninyo. Halos lahat na ata ng episodes ay napakinggan ko na. Nakakawala ng stress at pagod dito sa barko sa tuwing nakikinig ako ng mga kwento ninyo. Ang aking karanasang ikikwento sa inyo ay noong kasagsagan ng pandemic, pero hindi ito tungkol sa virus. Bago mag-pandemic, nasa diving boat ako nakasakay. Noong nagka-lockdown, tumigil ang biyahe dahil na din sa canceled lahat ng booking at tourist destination. Kaya nag-apply po ako sa isang kumpanya na tuloy-tuloy ang operasyon kahit pandemic. First time ko pong maging opisyal sa barko noong mga panahong yon. Batangas at Visayas ang biyahe ng sinakyan kong tugboat. Maliit lang po ito na barko. Noong taong yon, sunod-sunod din ang bagyo na dumating. Dahil sa maliit lang ito, kailangan naming mag-shelter sa mga tagong isla. Mayroon pong isla sa Panay Island ang lagi naming pinapahingahan sa tuwing masama ang panahon. Hindi ko na lang po papangalanan ang lugar. Tahimik po ang lugar at simple. Kaso unang gabi pa lang ng pag-angkorahe namin, hindi na agad magandang pakiramdam namin sa lugar na yon. Nung alas 7 kasi ng gabi, busy sa paglalaro ng Mobile Legends ang aking mga kasama at ako na may kumakain. Habang abala kami sa ginagawa, bigla kaming nagtaka nang makarinig kami ng tunog ng sisiw kahit wala naman kaming alaga na manok. Buhat ng pagtataka, hinanap ito ng dalawa kong kasama kung saan galing yun. Kasi kung pakikinggan, halos malapit lang ito. Hindi rin namin naisip na sa isla mismo galing ang tunog dahil hindi naman kami bumaba ng barko.
Maya-maya pa, bigla na itong nawala. Nung malalim na ang gabi at tulog na ang lahat, maliban sa nagdu-duty, napansin niya na hindi mapakali ang aming alagang aso. Tahol ito ng tahol kahit wala namang tao. Binaliwala lang namin ito kasi baka may naaamoy o nakikita lang sa dagat. At ilang araw pa po ay pa-December na po yun. Nagulat na lang kami isang umaga nang dumagsa ang mga nakatira sa isla patungo sa barko namin. Ito po ay para pagbentahan kami ng mga alak, sigarilyo, manok, gulay at kung ano-ano pa. Halos doble ang presyo ng mga ito. Dahil nga pandemic at malayo sa bayan, napilitan kaming bumili kaysa pupunta pa ng bayan. Ngunit may isang matandang umagaw sa aking atensyon. Tawagin na lang nating si Kaigme. Tanggapin na namin daw ang alok niyang manok at gulay at kahit palitan lang ng used oil. Pangpaningas lang daw sa gatong. Agad ko din namang sinabihan si Lito na kunin kay Kaigme ang pinagpapalit niya sa used oil. Napatanong tuloy ang aking isang kasama kung hindi ba siya lugi doon. Bakit nga kaya di niya pinagbili ang dala niya tulad ng iba? Tumango na lang ako at sinabing di ko alam, baka kako, madami sa kanila yan. Makalipas ang mga ilang araw sa hindi inaasahan ay nasira po ang dynamo ng aming generator na siyang nagsusupply ng kuryente. Dahil sa matinding sira, kailangang palitan ng bago ang mga piyesang nasira. Dahil sobrang luma na nito. Ang kaso manggagaling pa ito sa Manila. Ang sabi ng boss namin, medyo matatagalan ito dahil mahirap kumilos sa Metro Manila noong mga time na yon. Tumagal kami ng halos 15 araw sa isla na yon, Sir Jupiter. Dahil sa walang pangbiyahe, nagsiuwi na muna pansamantala ang aming mga kasamang tiga Visayas din. 6 na lang kaming natira sa barko. Dahil sa walang kuryente, napilitan kaming magpadala ng mga power bank sa isla para ipa-charge ito. Isang araw dumating ang bangka ni Kaigme. May dala itong lutong ulam, ginataang langka at saging at agad naman naming tinanggap. Sinabihan ko po ang matanda na nag-abala pa po kayo. Sagot sa akin, madami kasing niluto ang aking asawa kaya naisip ko kayong dalhan. At agad rin naman itong umalis. Pero hindi po ako kumain ng mga pagkain na yon. Halos araw-araw naghahatid ng kung ano-anong pagkain si Kaigme. Ngunit nakakapagtaka na hindi man lang siya humihingi ng kahit na anong kapalit. Sumunod na araw, nagpaalam ang aming kapitan na uuwi muna sa lugar nila. Di po siya makatiis na hindi doon magpasko. Bangka lang ang sasakyan papunta sa kanila. Nang mag-isang linggo na kami sa isla na yon, nakaramdam na kami ng pagkabagot. Kaya nagkayayaan kaming lima na maglaro ng basketball sa isla. Di nga kami nagdalawang isip. Iniwan namin ang barko na dalawang aso lang ang bantay. Kahit naman nasa isla kami, kitang-kita naman sa tabi kung may taong aakyat doon sa barko dahil tanaw lang namin yun. Sinundo kami ng isang bankero na si Efren. Siya ang nakausap namin na susundo at maghahatid kung pupunta kami sa tabi. Siya rin ang may-ari ng bangka na sinakyan namin. Pagdating namin sa isla, napakaraming bata at matatanda. Halos lahat ay sa amin lang nakatingin. Agad naman kaming bumati sa kanila. Nung papunta na kami sa court, may isang batang kumalabit sa akin. Sinabi niyang nakita niya daw si Kaigme na nakatuwad sa may dulo ng isla sa may batuhan. Namumula ang mga mata nito at naglalaway. Dahil sa excitement kong maglaro, di ko pinansin ang sinabi ng bata. Nakipaglaro kami sa mga taga-roon na akala mo fiesta at wala ng social distancing sa dami ng nanonood.
at nanalo po kami. Nang matapos na kaming maglaro, pumunta kami sa isang maliit na tindahan para bumili ng soft drinks. Maya-maya pa, may dumating na dalawang magandang dalaga. At agad naman itong kinausap ng dalawa kong kasama na si Moy at Derek. Parehas kaming lima na mga binata ng mga time na yon, Sir Jupiter. Kaya sinimulan nilang bulahin ang mga ito. Habang kaming tatlo ay pasimpleng nagkikindatan at tawanan, medyo may pagka-playboy talaga yung dalawa. Pagkatapos ay biglang dumating si Ka Igme. Nagulat siya sa amin. Niyaya niya po kami sa bahay nila at sumama naman kaming tatlo, maliban kay Moy at Derek. Busy sila sa pakikipagbulahan. Pinakilala kami ni Ka Igme sa kanyang misis na si Chay Lourdes. Tumango lang ito at walang emosyon ng mukha. Ilang saglit pa po ay naglabas ng alak si Ka Igme na galing sa nyog na kung tawagin ay tuba at di na nga kami nakatanggi sa alok niya. Kahit napasarap na ang inuman, napapansin ko talaga ang pagka-weird ni Chay Lourdes. Tanaw ko siya habang nagluluto ng pagkain hanggang sa hindi na namin napansin na dumidilim na pala. Pumasok si Ka Igme sa bahay niya para mag-refill ng tuba. At yun din po ang pagsulpot bigla ni Efren sa amin at binulungan niya ako na sa bahay na lang nila uminom kasi delikado raw roon. Tila ba nagmamadali siya at ang makita niyang papalabas na si Ka Igme, bigla itong tumakbo papalayo na parang takot na takot. Nung gabing yun, nakauwi naman kami ng maayos. Sumunod na araw, lobat lahat ng cellphone at powerbank. Kailangan naming mag-charge kaya nung alas 3 ng hapon, bumaba kami sa isla. Tatlo kaming bumaba nun, Sir Jupiter, at nang paparating pa lang kami sa playa, natatanaw na namin si Ka Igme. Pumunta raw kami sa bahay nila at doon na makicharge. Libre lang daw. Umayag naman kami at pagkarating namin, may tuba na agad na nakahanda at marami ring pagkain sa mesa. Napatanong ang kasama ko nun kung sino ang may birthday dahil sa dami ng pagkain. Sumagot naman po ang matanda na wala raw. Alam lang daw niya na talagang pupunta kami kaya naghanda siya ng marami. Noon po ay nagkatinginan na lang kaming tatlo at nagtaka. Hindi muna kami kumain. Inuna naming uminom ng tuba dahil di pa naman oras para maghapunan. Maya-maya pa dumating si Efren at sumabay sa amin pero pansin kong nag-aalinlangan siya. Nung kakain na kami, biglang nawala si Efren sa tabi namin kahit medyo may amats na. Pinilit kaming pakainin ni Ka Igme ng mga niluto ng asawa niya. Ang dami pong klaseng putahe, Sir Jupiter, kaya natakam na rin kami. Kahit nung kumakain kami, pansin ko pa rin ang pagka-weird ng matandang babae. Hindi na rin kami nakauwi noon dahil hindi na kaya ng isa kong kasama ang kalasingan. Nakatulog na kaming tatlo sa bahay ng matandang mag-asawa, Sir Jupiter. Umaga na nang mapagtanto ko na di pala kami nakauwi. Nauna po akong nagising sa kanila at isa-isa ko silang ginising para makauwi na. Sa mga oras na yon, hangover lang ang nararamdaman ko. Umuwi din kami nung magising na ang dalawang matanda at sa barko na kami, nagkape. Nang sumunod na araw, nakakaramdam na ako ng pangangalay ng aking tuhod at pananakit ng tiyan. Parang may humahalukay sa mga lamang loob ko. Ito ay sa tuwing alas 6 lang naman ng hapon. Magdamag ko lang itong nararamdaman na para bang may hangin na biglang tatama sa akin at bigla akong nanghihina. Pakiramdam ko nakalutang ako sa hangin. Yun na rin ang dahilan kung ba't natigil ang aming pagbaba sa isla. Si Moy at Derek na lang ang laging nasa tabi dahil naging siyota nila ang nakilala sa tindahan. Tumagal ng isang linggo ang ganoon kong pakiramdam kahit na iniinuman ko na ng kung anong gamot, di ito gumagaling.
Hindi na rin pumapasyal ang matanda sa amin simula noon. Gabi-gabi na rin kaming nakakarinig ng parabang mga malalaking ibon. Umiikot ito sa barko namin at sasabayan naman ng pagtahol ng mga aso. Tinawagan ko na si Kapitan at sinabi ko ang aking sitwasyon at agad niya akong pinasundo sa bangka at dinala sa kanila. Manggagamot po pala ang kapatid ni Kapitan, si Aling Esther. Lumalalim na daw ang aking mata, sabi ni Aling Esther. Agad niya akong pinulsuhan at napailing siya. Tapos ay kinuha niya ang isang babasagin na puting pinggan at isang itlog. Hinawakan niya ang pinggan na nakatayo at sinabing pag tumayo ang itlog sa likod ng pinggan na hindi mahulog, ibig sabihin daw po ay may lason ako. At agad ginawa ang isang nakapagtatakang strategy ng panggagamot. Sa mga oras na yun, nakakapagtaka kung papaanong tumayo ang itlog sa likod ng pinggan. At bigla pong sumigaw si Aling Esther na nakikita niya kung sino ang gumawa nito. Hindi pa daw ito matagal dahil halos isang linggo pa lamang, madali daw po yun matanggal. At doon ko na rin po nalaman kung sino ang sinasabi niyang lumason sa akin. Walang iba kundi ang dalawang matandang mag-asawa. Sabi pa niya balitang balita daw sa isla na yun na may kakayahan ngang manglason ang mag-asawa. Tinanong ko kung bakit ako lang yung nalason at sumagot ang manggagamot na ako lang daw ang inuna dahil malakas ang resistensya ko. May mga pagkakataon daw talagang sinusubukan ng mga ganon ang kanilang galing. Sa pagkain nga raw pinadadaan ang paglason. Sinabi ko rin na sobrang bait ng matatanda na halos libre ang lahat. Pero ganun raw talaga ang mga nilalang na yun. Kung hindi daw ako mapiperwisyo, babalik mismo ang sakit sa kanila. At agad niya rin po akong pinainom ng langis ng nyog na may halong kalamansi. Pagtapos ay sumuka ako ng pagkarami-raming laway na sobrang lapot. Hindi ito maputol dahil sa sobrang lapot. At pinainom din po ako ng nilagang dahon ng kawayan pagkatapos ko sumuka. May inabot siyang maliit na itim na tela at binilinan akong itabi. Huwag ko raw ihihiwalay sa katawan ko at huwag ring babasain. Pangontra raw yun sa mga swang at manglalason at napatango na lang ako. Sabay sabi ni Aling Esther, 150 raw ang pangontrang inabot niya. Nakangiti siya noon at sabing wala na raw libre ngayon. Hindi naman ako tumanggi dahil effective ang ginawa niya sa akin. Nagpasalamat ako dahil gumaan na po ang pakiramdam ko. Naikwento ko po ito kay Kapitan nang umuwi ako sa bahay nila. Humingi naman siya ng pasensya dahil di nga kami nabigyan ng babala na huwag kakain basta-basta sa lugar. At dun ko lang rin po naalala ang sinabi ng bata nung una pa lamang. Pati na rin yung pagpapaiwas sa amin ni Efren. Napag-alaman kong anak din pala ni Efren ang batang yun. Nang bumalik kami sa barko, sakto ring dumating ang mga piyesa galing sa Maynila. Nagsibalikan na rin ang mga kasama namin. Nang maayos na ang sira at nakabalik na kami, nag-file rin ako ng resignation. Umuwi po muna ako sa amin at nagpahinga. Nakasakay na lang ako ulit nang naging okay na ang sitwasyon. Ngayon po ay may asawa at anak na ako. Hanggang ngayon, di ko makakalimutan ang naranasan ko. Kaya sa tuwing pupunta ako sa isang lugar, nag-iingat at nakikiramdam na ako. Hindi na ako basta-basta bumibili ng mga lutong pagkain. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ko po ang hindi ko malimutang karanasan. God bless and more power sa inyong lahat.